Dahil siguro, influence ng nanay ko. Ang nanay ko kasi modista. And usually kung nananahi siya, kumakanta siya, nagwi-whistle pa yon. At sa kukwentuhan kami palagi, so marami kang natutunan sa kanya. Nang buntis daw siya, sa akin, palagi daw siyang sumasayaw kasi nang dalaga siya, nawawala siya sa banggirahan, sa, kasi huhugas siya ng plato, nawawala siya, nagagalit yung kapatid yung sister niya. Kasi siya maghuhugas, then nawawala siya, gusto niya pumunta sa mga baile. Para siguro, parang intuitive na yon, nahilig ako sa sayaw. Si Basilio Esteban Villaruz, isang choreographer, choreologist, historiador ng sayaw, guro at kritiko ng sayaw, ang pinakaproduktibong scholar at practitioner ng sayaw sa Pilipinas. Pagkatapos ko ng bachelor ko, nag-MA ko sa FEU. Pero nagkasakit ako, so hindi na ako makasayaw. So, after I finished my course, I did not finish it really with a diploma. Nagturo ako sa Iloilo. And then, nagturo rin ako ng literature doon. Doon ako nag-bisa ako rin magturo on my own. So, nag-form ako ng sarili kong school groups. Pwede sa Pali group sila, na sila Edwin Duero nga, yung naging form ng Dagyaw. Sudyante ko yon. Bilang choreographer ng mahigit sa 100 na koreografiya, tinuklas ni Villaruz ang mga posibilidad ng paglalapat ng galaw sa pamamagitan ng sayaw sa iba't ibang anyo ng panitikan at komposisyong musika, katulad ng kanyang Misa Filipina, Exaltations, The Resurrection of Lazarus, La Lampara, at Testament. Ang lahat ng ito ay ikinomisyon sa kanya at kanyang binuo para sa iba't ibang kumpanyang pansayaw. I think ang parang gestation ng aking choreographic work sa Iloilo nag-umpisa yon. And at that time, uso-uso yung feeling ng alienation, yung panahon na yung panahon social complex. So mayroon ako mga sayaw noon, mga maliliit lang na parang personal na ganon. So, pagdating ko balik sa Manila, hindi lang ako gumagawa ng sayaw ng sumasayaw lang. Nagkaroon, dahil siguro I'm also literature and history, kaya may mga works ako na I consider quite significant in that sense. Like, yung sinasabi ko yung La Lampara, which I did for Ballet Philippines, revived by Philippine Ballet Theater, is about the last hour of Jose Rizal before he was executed. Bilang isang choreologist, si Villaruz ang kauna-unahang Filipino na naging movement notator sa Benesh system na nanguna sa pagtuturo ng syllabus nito sa bansa. I think craftsmanship or choreography has always to be beyond the box, beyond the structures and forms we learn in the book. It has to be something that a choreographer gets out of his own experience and his own life. Kasi otherwise, we're just copying each other. So yan ang orientation ko ngayon sa choreography. Kaya nabuboard ako kung nakikita ko na, ay, I see the structure again. Bilang isang historiador, kritiko, at mananaliksik pang kultura, nakapaglathala si Villaruz ng 2 aklat tungkol sa sayaw at teatro na pinagkalooban ng Gawad. Ang mga aklat na ito, nakatipunan ng kanyang mga akademikong papel at panunuri, ay inabot ng 45 taon ng pananaliksik tungkol sa sayaw, teatro, at musika. But the first time I was in Manila, even earlier than that, I was already writing for newspapers, for magazines. So yung critical work ko, reviews ko, 1960s pa lang, nagre-review na ako. And I think it's very important, may nagsusulat sa sayaw, sa performing arts. Kasi otherwise, we'll just perform and perform. Pagkatapos ng performance, nawawala na. Nobody knows what you did, no? So, yun ang focus ko ngayon, especially as a teacher. Bilang guro at tagapangasiwa ng sayaw,
Itinatag ni Villaruz ang kauna-unahang pambansang programa sa sayaw ng Kolehiyo ng Musika sa Universidad ng Pilipinas. Siya ang direktor pansining ng Dance Theater Philippines at ng UP Dance Company. Kuminsan kailangan rin lumabas para makita mo yung mundo. Ano ba yung nangyayari sa akin as a dancer, even as a choreographer? Ganito lang ba ang akin natutunan sa choreography? I have structure, magagandang sayaw ko, I can magagandang dances na ginagawa, movement magaganda. Pero it doesn't end there. That is not enough as an artistic expression. Ano naggagatong ng sarili imagination mo, pag-iisip mo? Para sa isang alagad ng sining, nakilala sa kanyang mga koreografiya, dokumentasyon ng sayaw, pananaliksik at scholarship na nakatulong sa pagpapayaman at pagpapaunlad ng sayaw na Filipino, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong daigdig, ipinagkakaloob ang Gawad CCP para sa sining pananaliksik pangkultura ngayong 17 ng Setyembre 2015 kay Basilio Esteban Villaruz.